5 years ni Popoy at Basha. Hi! Wala talaga akong balak i-share to, pero yung best friend kong Tukmol, pinilit akong magsulat kasi nga nakaka-inspire daw ang story namin. So, here it goes. 5 years. Hindi kami for 5 years, kundi wala kami for 5 years. Bakit? 5 years siya nanligaw sa akin. Akala niyo sa fantasy world lang meron ito, no? Pero nangyari sa akin. Since college, niligawan na niya ako. First year pa lang ako noon nung magkakilala kami. He's taking up mechanical engineering and I took up architecture, which explains the title. I grew up in a very conservative family. Religious ang buong family ko and naturuan kaming magkakapatid ng pagpapalaga sa relationships. Which is why, tinaga ko sa bato na hindi ako magbo-boyfriend kung hindi naman siya ang mapapangasawa ko. Naging close kami at the middle of freshman year and niligawan niya ako pagtungtong ng second year. Sabi ko ayaw ko kasi gusto ko mag-aral muna at sinabi ko sa kanya yung firmness ko na hindi ako papasok sa relasyon kung hindi siya ang mapapangasawa ko. That time, I thought na manghihina siya at lalayo na siya sa akin and FO na. Pero I've never been so wrong in my life. Alam niyo kung anong sabi niya? Hindi ko naman hinihinging sagutin mo ako ngayon eh. Kaya nga ako mangliligaw, diba? Nasa sayo ang desisyon kung kailan mo ako sasagutin. Kaya ko maghintay. Ang gusto ko lang malaman mo kung ano ka para sa akin. Nung sinabi niya yun, hindi ako kinilig, but rather na challenge ako. I was born independent and usually I do things on my own without needing anybody's help, which is why I always tell myself that I don't need a man in my life. If it's God's will, it will come. Na-challenge ako kasi usually ng mga kaibigan ko, nakikwento na sa akin yung mga banat na mga lalaki. Tapos after months, iiyak sila sa akin kasi iniwan sila. Napakasinungaling nila. Hindi ko gine-generalize lahat kasi alam ko namang hindi ganun lahat ng lalaki. Pero I guess, nature na ng lalaki ang may flowery words para mahulog sa kamay nila ang mga babae. Kaya iyon ang inisip ko that time. Napataas ako ng kilay nung sinabi niya yon at sinabi ko sa kanya, bahala ka. The next day, niyaya niya ako mag-lunch. After namin kumain, hinatidnan niya ako sa next class ko. Hanggang uwian, hinintay niya ako kahit 2 hours pa ang interval ng uwian namin. Kahit na gabing-gabi na. Sa loob ng 4 na taon, mabibilang ko lang sa daliri ko kung ilang beses na hindi niya ako nahatid. Gumraduate na kami ng sabay. Alam ko ang in-expect niya na sasagutin ko siya. Pero hindi. Hindi ko siya sinagot. Reason? 3 months before my graduation, my parents had an accident. They were both incapable to work, so I had to finance my siblings. As a fresh grad, hindi ko kaya mag-finance ng mga kapatid ko. That time, my tito offered me a job in New Zealand na may enough na sahod to finance my 3 siblings. Sobra pa nga, actually. So before I took up the board exam ASAP after the graduation, sinabi ko sa kanya yung plan ko na mag-abroad. Sabi ko, patawad kung pinaasa ko siya na maghanap na siya ng iba kasi mahirap kung magkalayo kami. Nagalit siya, malamang kasi naiisip niya na wala lang yung 4 years na panliligaw niya, na dapat sa iba niya na lang nilaan yung oras niya. Nag-walkout siya noon at hindi ko siya nakausap for a long time. Aminin ko na may nararamdaman na rin ako sa kanya, kaya nalungkot ako.
Pero right before the day of my flight, pinuntahan niya ako. Nakita ko yung mata niya parang maluluha. Alam niyo yung Otwal nung aalis si Nadine? Yung reaction niya parang kay James. Ay, hindi ko ba nasabi na kasing gwapo rin niya si James? Half Spaniard siya. Maraming babae ang nagpapakyut sa kanya simula nung magkakilala kami. Ewan ko kung bakit nagstay siya sa akin. Ewan ko kung nagayuma ba siya or what. Pero wala akong ginawa, promise. Isa lang ang tinanong niya sa akin noon bago siya umalis. May pag-asa ba ako sa'yo? Naluha ako at sinabing meron. Pero ayaw kitang paasahin kasi lalayo ako sa'yo. Umalis siya, leaving me thinking. So umalis na ako papuntang New Zealand. Pero imbis na mag-stop siya, hindi siya tumigil sa pakikipag-communicate sa akin. Nakita ko talagang mahal na mahal niya ako. One time, may babaeng nakita ko sa mga tagged pictures niya. Nakita kong usual silang magkakasama. Nasaktan ako noon ng sobra pero inisip ko na baka napapagod na siya. So hinayaan ko na siya. Ang nasa isip ko is mas mabibigay ng babae sa kanya yung hindi ko maibibigay sa kanya. Ano ba namang magagawa ko? Eh ang layo ko sa kanya. So inisip ko, buti hindi ko siya sinagot para free siya kung may darating man na babae sa buhay niya. Hindi ko siya binlock pero hindi ko na siya nire-replyan. I've been busy with my work and I took every projects and opportunities I could grab. Halos 3 weeks kaming walang communication. On the 3rd week, may biglang kumatok sa apartment ko. Pagbukas ko, gulat na gulat ako kasi nakita ko siya. Doon ko lang nararamdaman ang tunay na kilig. Kahit matagal na kami magkasama, as in noon ko lang nararamdaman yun. Manhid na kong manhid pero totoo. Yung gusto kong tumalo ng sobra, grabe, ang gwapo-gwapo niya pa noon. Pero nung tumingin ako sa mukha niya, parang naluluha na naman. Ampot siya, mas iyakin pa talaga sa akin. Pumasok siya nang walang pasabi. Tinanong niya na ako kung bakit ako tumigil, bakit di ako nagre-reply, bla bla bla. Take note, hindi siya nagalit noon. Kalmado na parang batang nagtatanong yung boses niya. Sinabi ko ang dahilan ko and bigla na lang akong niyakap. Wala siyang sinabi noon kaya hindi na rin ako umimik. Nag-apply din pala siya sa New Zealand nang walang pasabi kahit kanino. Marangya ang buhay niya kaya di naman siya nahirapan. Seaman ang daddy niya at doktor ang mami niya. Hindi niya raw kakayanin yung mawala ako haba ng hair. So ayun, nag-apply siya sa New Zealand para magkasama na kami. One dinner night, sa fancy hotel kami kumain. Nilabas niya yung isang rose sa jacket niya at binigyan niya sa akin. Ito ang sinabi niya na hindi ko makakalimutan kaya napasagot niya ako that night. Hindi ako iba sa mga lalaki. Napapatingin din ako sa mga babaeng sexy at maganda. Karamihan ng mga babaeng nakakasalamuha ko, ako ang hinahanap. Pero bakit ikaw? Hindi ako ang hanap mo. Bakit kahit na ang taas ng tingin ng lahat ng tao sa akin, parang hindi pa rin kita maabot? Hindi ako iba sa mga lalaki, pero kahit na parehas kaming mga lalaki, sana dumating yung panahong maging iba ako sa paningin mo. Naluha ako noon habang nakangiti. Sabi ko, naabot mo na. Natulala siya noon, parang hindi niya alam, so parang gusto niyang sabihin ko talaga sa kanya word by word. Sinasagot na kita, future husband ko. Nanlaki mata niya noon. Di ko makalimutan reaction niya. Tapos napasigaw siya, ampot siya. Napasigaw siya na parang babae. Nakakahiya na nakakatawa. Tinginan lahat ng tao tapos sinila ko siya sa labas ng resto kasi nga nakakahiya na. Habang nasa road kami, walang masyadong tao. Isipin nyo na lang yung
sa movies na roads na walang masyadong tao since New Zealand nga and gabi na. Para siyang timang, hindi man lang lumiliit ng 1 mm yung ngiti niya. Habang hila-hila ko siya. Tapos bigla siyang tumigil sabay sigaw ng 5 years, natalo kita! Tapos yakap sa akin. Nakuha niya na rin ang first kiss ko noon. Wala na naman sa akin since 5 years na. Hoy, wag kayong ano, hindi ko pa binigay V-card ko noon. After wedding ko pa binigay. After another 2 years, nag-propose siya sa akin. Nilabas niya yung isang box, tapos nung bubuksan na niya, sabi ko, "Hoy, hindi ako nagsusuot ng singsing dahil sa religion namin." Tawa na lang siya, tapos pinatuloy niya pa rin habang kaupo kami nag-movie marathon. Inopen niya yung box, tapos nakita ko yung laman. Susi, "Will you marry me?" Dinisregard ko yung tanong niya, tapos tinanong ko kung anong susi yun. Medyo nainis siya noon. Pero inulit niya yung tanong, "Will you marry me and leave me with our new house?" Susi ng bahay na binili niya ang pinag-propose niya. Magpapabebe pa ba ako ha mga girl? 5 years na nga akong nagpabebe kasi gusto ko ng assurance kaya nag-go na ako doon. First boyfriend ko siya, first sa lahat. Now, I am currently pregnant with our panganay. I am 26 years old, he is 27. Ang nakuha ko lang is a guy for keeps, who will keep waiting no matter how long it is. Makamit niya lang ang oo ng babae. Guys, nobody is immune to love. Paasa is hypothetical. Kahit pinaasa ka, kung pupursigin mo, mahuhulog siya sa'yo kung may puso siya through time. Matagal nga lang, effort and a caring behavior, lalo na't kung wala pang nagmamay-ari sa puso niya. Mrs. Basha, 2007, College of Architecture.